Hello guys, welcome back sa ating channel and sa video nito ay tuturuan ko naman kayo or explain ko sa inyo yung ginagawa ko para manalo sa arena dito sa Axie Infinity. So alam naman natin guys na importante yung para manalo sa arena dahil isa ito or kailangan natin ng 5 arena matches para makompleto natin yung ating daily quest. Sa mga hindi pa nakapaglaro, ito yung daily quest natin. So, kailangan matapos mo yung 3 quest para maklaim mo tong 50. So, yung daily check-in, kiklik mo lang yan, blocking mo. Tapos, kailangan makapanalo ng 10 adventure mode levels at saka manalo ng 5 arena matches. So, napaka-importante nitong arena sa Axie Infinity. And bukod dun, pwede ka rin makatanggap ng reward sa pag nanalo ka sa arena. Depende ito sa MMR mo. So, yung MMR rating mo, number ng trophies na nahawakan mo, meron kang different amounts na nare-receive na SLP. So, kung under 800 ka, so makita ko sa inyo. So, kung under 800 ka, wala ka makukuha ng SLP. Kung 800 to 999, 1 SLP per win. And yun, yung sa pinakamataas kapag nasa 2,200 ka, 12 SLP per win. Pero tandaan natin na kapag pataas ng pataas yung MMR mo, syempre, mas mahirap yung nagiging kalaban mo. Kasi, yun nga, mataas yung MMR, pareho kayo mataas sa MMR. So, mas mahirapan kayong manalo. And yun. So, itong Axie ko ay Chop Suey. Baba pa lang yung MMR niya. Hindi ko na sure. Kasi, hindi na pinapakita yung MMR dito sa arena ngayon. Dahil nga, nagkaroon ng issue dun sa lagi na di-disconnect. Kaya, tinanggal muna nila. So, explain. So, inform ko rin kayo na hindi ka makakatanggap ng SLP kapag nanalo ka sa arena pag wala kang energy. So, dahil wala tayong energy, may kita nyo walang SLP na reward kapag naglaro ka sa arena. Or, meron akong na-record dito na laro kanina. Ipakita ako na lang sa inyo and, para ma-explain ko rin ng maayos. So, ito yung laro ko kanina. So, clinic ko yung arena. Tapos yan, meron tayong kalaban, si Gucci Team. So, yung makikita nyo rito pag start. Sa bawat players, ito. Sa bawat players, or sa bawat Axie mo, ang pwede mo lang ilapag na cards, yung mga nandyan, ay 4. So, maximum na 4 lang. So, halimbawa, itong 1, ito siya, 4 lang ang pwede niyang ilagay na cards sa kanya. And, depende yun sa ano. Depende yun sa energy mo dito. So itong interface ng arena or PVP. Diyan lalabas yung mga ano mo, yung mga cards mo. Depende dun sa kung ano bang meron dun sa Axie mo. So yun, ito namang makikita niyo diyan yung mga players. Kung sino may pinakamataas na speed, siya yung mauuna. So, ayan, sumunod hanggang sa pinakadulo, siya yung may pinakamababang speed. Kadalasan sa may pinakamababang speed, mga plant. Kasi, more focus sila dun sa health towards sa HP. So, sige, start natin. So, ginawa ko, ayan, naglapag ako ng 3 cards dito sa beast ko. Ito siya. So, guys, kadalasan ginagawa ng mga players sa PvP. Nag-e-enter na agad sila kasi yung mapapansin nyo dito na bilog, ayan. Mapapansin nyo dyan. Yan yung turn na pwede kang maglapag ng ano, ng cards. So, halimbawa, ito kanina. So, kanina, meron kang 3. Meron akong 3 dyan. So, ang pwede kong lang nailapag na cards sa mga Axie ko ay 3 lang. So, ayan. Ayan. So, 3 lang. Tapos, ito kasi, walang
walang bawas yan na energy yung card na yan kasi nagbibigay lang yan ng buffs lang sa tanks mo. Hindi siya, wala siyang attack. Ayan, zero yung attack niya. Ayan. Ito yung mga attack ng mga cards mo. Na cards ko, 120, 120, 105. So, yun yung kadalasang ginagawa nila. Nag-enturn muna sila para dumami yung pwede mong ilapag na card sa susunod na round. Ito. So, round 1 pa lang tayo dyan. So, ako, ginagawa ko, nilalapag ko na kapag may mataas akong card. Kasi, yun nga, madalas yung ginagawa, nag-enturn sila. Wala silang nilalapag na cards. Wala rin silang defense. So, explain ko sa inyo yung defense para makakuha ng defense. So, halimbawa ito. Itong, ito ako mamaya. Ayan. Halimbawa itong card na to. Zero yung attack niya. Pag ginamit mo itong card na to, walang attack na mangyayari. Pero meron kang defense. Ayan yung 30. So, pag nilapag ko yan, nakita nyo, dumagdag yung defense. Naging 30 yung defense. So, gagawin ko yung opportunity na wala silang ilalapag na card para maka-atake ako. So, try natin. Ayan, nag-turn. End na siya. Ayan, so, dahil ito yung may pinakamabilis ko na mataas na speed, siya yung nauna sa akin. So, yun yung sinabi ko kanina. Nagdadagdagan lang ng moral or attack yung ano, yung axe ko. Buff lang yun. Kaya wala siyang dagdag na or wala siyang ginagamit na energy dito. So, ang turn ko naman ng beast, ayun. So, yun nga, sinabi ko kanina, wala siyang nilagay na kahit anong card. Kaya wala siyang defense. So, yun yung nangyari, nabuhasan siya. Nakunti yung plants niya. Or yung plant niya na Axie. So, round 2 naman tayo. Ayan, naglapag ulit ako. Naglapag ulit ako ng mataas na attack ko na 105. Tapos, isang 70 para sa plant. So, kaya ako inuna tong plant kasi yun ang syempre yan ang unang atakihin ng kalaban yung plan ko kasi siya yung nasa unahan. So ito fight ako. So meron akong 30 na death na matadagdag na defense tsaka 40 yan yung defense 40 yun naman importante sa plan kasi siya yung sumasalo ng attack parang siya yung tank or siya mismo yung tank. So lapag ko yan para meron akong defense na 70. So, ang ginawa niya, nag-enturn ulit siya. Pero, hindi ko lang, nalaro ko na kasi ito, hindi siya nag-turn. Baka, iniisip niya na ano, kasi yung mga axe ko, mga chopsuy lang yan, baka iniisip niya na magbigyan, kasi may mga ganun eh, para lang sa quest. So, hindi na lang siya nag-umatak. Turn lang siya ng turn. Pero mamaya, try ko maglaro. Try natin maglaro ng live after nito. So, yun nangyari. Matak siya. Matak ako. Naglapag ulit ako. Tapos guys, itong bird na axe ko. Pansinin nyo, may hina yung mga attack niya. 60, 40. Oo, mahina lang talaga yung bird na yan. Pero ito, may mga effect kasi yan. Halimbawa, ito si 40. Ang effect nito, kapag umatake siya, magiging mababawasan ng 20% yung speed niya. Mangyayari, sa next turn, mapupunta siya sa iba, sa insider number, basta makikita natin. Nandito na siya sa mga sa likod kasi nabawasan na siya ng 20% na speed. Ito naman, once na umatake, makakapag-draw ako ng isa pong card. So, kaya mababa yung mga attack niya kasi mayroon siyang effect. Kaya nilapag ko. At saka, bukod sa mababa, wala rin siyang cost na energy. So, hindi siya nababawasan kasi zero yung energy. Oops, nag-enturn ulit siya. Hindi siya umatake. So, yun. Nabawasan siya ng 20% na speed. Tapos 60. Yun. Ito naman yung sa akin, 70.
Yung effect naman ng 70 na yun, ito yung 70 na to, yung effect niya nito. Kapag nag-attack ng critical, kapag merong isang attack na critical dito sa mga ano ko, sa Axie, kakaroon ako ng plus 1 na energy. Ito dito madadagdagan. So, makakapaglapag pa ako ng ibang cards. Ngayon, inulit ko lang 20%. Nabawasan siya. Tapos 60. Ayan yung 70. So, round 4. Glapag ulit ako kasi alam ko na na hindi siya atake. Or expected ko na. Siguro, tapos na siya sa quest niya. Gusto niya lang makatulong. May mga ganun talaga na players. Ayan yung pulang. Wait lang. Ayan. So, ang nangyari, dahil overkilled siya, 105 yung attack na ginawa ko, tapos 84 lang sa kanya. So, malaki yung chance na maging ganyan yung ano niya, yung Axie niya. So, yung pula, giging red siya. Ano na yan, wala na siyang life, pero may chance pa siya na, ano, na maka-attack. So, pansinin nyo, 1, 2, 3. Every turn na kahit anong gawin or kahit anong turn dito sa larong to, mababawasan ng mababawasan yan hanggang sa mamatay siya. So yun nga, mata kayo, naging 3 siya. O isa, nabawasan ng isa kasi gumamit ako ng isang card. Ito yung moral. Nabawasan ulit. Tapos, kapag umatak naman ulit ako, mababawasan ng dalawa yan. Dalawa kapag attack. Back, yun, nabawasan siya. So namatay. So, round 5. So, nilapag ko na lahat ng cards ko na may attack. Kasi, yun yan, in-expect ko na hindi na siya attack. Baga bibigyan niya na to sa akin yung larong to. So, nilapag ko yung mga to. Yun, hindi nga siya umatake. Pero malakas siya. Malamang talo ko dyan kapag ano, sineryoso na yung laro. Yan, nilapag ko na lang ulit kasi hindi na siya titira talaga. So yun, nanalo ako. So pinagbigyan niya lang ako. Salamat sa iyo kung sino ka man. Pero tapos na kasi ako sa quest. Tinay ko lang maglaro. So, try naman natin yung mismong live dito sa arena. So, click ko lang tong arena, connecting. Ayun, meron akong kalaban si Chard. So, si Chard, gamit niya yung plant, bird at saka beast katulad ng sa akin. Iba lang kami ng formation. So, mataas yung speed niya. 58 yung speed niya, kaya siya yung una. Sumunod tong isang kong bird, 48. So, dahil nga nalaki yung chance na mag-intern siya, kasamantalahin ko na wala siyang ilapag. Ayun, sinabi ko 0. Tingnan nyo. 0 lang, oh. 0 lang yung energy na makukuha niya. So, intern natin. Ayun, wala siyang ilapag. So, bis yung unang tinira ng ano, ng bird. Tapos, nga, oops, critical. Ayun. So, yun. Naging pula siya. Kanina. And critical na matay siya. So, malamang ang next turn nito, a-attack na siya kasi marami na siyang energy. Ako, dalawa na lang energy ko kasi nilabas ko lahat. Ginamit ko kanina. So, try ko tong a-attackin yung bird. So, wala na akong energy kaya dalawa lang yung nailapag ko. Ayun, lapag siya na marami. Tingnan natin. Pak, inatake. Still ng energy. Kasi ang effect nitong, ang effect nun, pwede ako magkaroon ng energy sa susunod na ano, na-attack. Kapag may kasunod na attack. So, yun ang nangyayari. So, round 3 na tayo.
dalawa pa rin yung stir ko. So ito ang ilalapag ko to kasi mayroon siyang plus 30 na defense. And wala rin naman siyang nire-require na energy. Ito pa rin yung energy ko. Try ko rin maglapag nito. And turn tayo. Ito, makamatay ito. Feeling ko makamatay. Ngayon namatay siya. So, sinasabi ko naging pula siya. So, may tatlong turn na lang siya. Isa, nabawasan yung isa. Oops, nabawasan. So, dalawa na lang. Dalawa pa rin yung aki. Tatry ko lang. Hindi rin ako sure manalo kasi siya yung unang atake sa round 4 dahil tingnan mo yung speed niya, 43. Tapos yung speed ng beast ko, 39 lang. So, try natin kung manalo. Hmm, 6 na lang. So, meron kasing defense yung mga cards niya. Kaya meron, kaya hindi ko siya napatay agad. Ito naman sa akin, meron din defense. Ayun, 110 yung defense nito. Tapos 120, ito 30 defense pero 120 yung power, yung attack niya. Kapag dalawa lang inilapag niya, ayun, dalawa inilapag. Malaking chance manalo ko. Tapos 85, ay hindi, 84 kasi yung defense niya. 56, eh 120 lang yung attack ko. Malamang ko nanalo to. So, ang gagawin ko dahil napansin ko na dalawa lang yung ina-attacka niya. So, parehas kami na dalawa lang din yung energy. So, hindi na ako magpo-focus sa defense kasi ba, hindi naman niya siguro ako magpapatay. Dahil yung mga attack niya wala pang hundreds. So, ito. Try natin. Ayun. So, 80-80. So, kaya naman siguro. Huwag lang mag-critical. Ayun. So, ayan. Pack. Ayun. Panalo tayo. So, ganun lang. Ganun lang maglaro ng arena. Kailangan mo lang ng strategy. Dahil na strategy game to. Kailangan mo lang isip. Hindi lang puro attack. Like dito sa adventure kasi puro attack. Attack lang ng attack dyan eh. So, yun lang. Sana may natutunan kayo dito sa video to. Maraming salamat.